Elemento ng kwento at kahulugan nito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit mo ang bell para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang video na lesson na ito ay MTB at saka Filipino. Parehas po ang topic po nila. Ang mga elemento ng kwento ay nagsisilbing gabay sa mga mambabasa upang mas maintindihan nila ang kwentong binasa. Unang elemento ng kwento ay yung tauhan. Ito ang mga tao, bagay, hayop o mga tauhan kung kanino nakasentro ang mga pangyayari at mga pantulong na tauhan. So, ibig sabihin nito, pwedeng maging tao, pwedeng maging bagay, depende sa mga napapanood natin o nababasa nating mga kwento. Kung pabula ito, pwedeng rin maging hayop ang isang tauhan sa kwento. Depende kung anong uri ng kwento. Pangalawa, banghay o pangyayari. Ito'y tumutukoy sa tagpuan o panahon. Ito ang iba't ibang lugar sa iba't ibang panahon kung saan at kailan nagaganap ang pangyayari. Yan, ito yung lugar kung saan nangyayari ang buong kaganapan sa isang istorya o kwento. Nakapaloob din dito ang saglit na kasiglahan. Inihanda sa bahaging ito ang mga mambabasa sa pagkilala sa mga pagsubok o suliranin na darating sa buhay ng mga tauhan o kwento. Kasukdulan, ito ang pinakamataas na uri ng kapanabikan. Dito nahihiwatigan ng bumabasa ang mangyayari sa pangunahing tauhan kung siya ay mabibigo o magtatagumpay sa paglutas ng suliranin. Kakalasan. Ito ang kinalabasan ng paglalaban. Sumusunod ito agad sa kasukdulan. Wakas. Ito ang tinatawag na trahedya ang wakas kapag ang tunggalian ay humantong sa pagkabigo ng layunin o pagkamatay ng pangunahing tauhan. Tinatawag na melodrama kapag may malungkot na sangkap, subalit nagtatapos naman ng kasiyasya para sa mabubuting tauhan. Pangatlong elemento ng kwento ay kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Pang-apat, suliranin o tunggalian. Ito'y tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya. Ang tunggalian ay maaaring tao laban sa kalikasan, tao laban sa sarili, tao laban sa tao o lipunan. Panglima, paksang diwa. Ito ay ang pinakakaluluwa ng kwento. Main idea o kung ano yung target na pinakabuod ng isang kwento. Subukan natin kung may naalala tayo sa ating napag-aralan. Tingnan po natin. Tukuyin kung ito ay tauhan, tagpuan o pangyayari. Masayang naghahabulan ang magkakapatid na Loisa at Gemma. Ang ating sagot ay pangyayari. Magaling. Pangalawa, nagpadausdos sila sa slide at sumakay sa siso. Ang ating sagot ay tama ka, tagpuan. Ito'y tumutukoy sa isang lugar. Pangatlo, sabay-sabay silang kumain nang mapagod silang maglaro. Ating sagot ay napakagaling mo. Ito ay pangyayari. Tumutukoy sa pangyayari. Ano ang nangyari sa isang maikling kwento? Pang-apat, ang pamilya ni na Tatay Julius, Nanay Malin. Ito ay tumutukoy sa tauhan. Ang galing. Pang-lima,
Nagkaroon sila ng mahabang oras sa pamamasyal. Ang ating sagot ay pangyayari. Magaling! Ano ang mga elemento ng kwento? Balikan natin ang ating napag-aralan. Tingnan natin ang mga elemento ng kwento. Una ay tagpuan. Pangalawa, banghay o pangyayari. Nakasaad dito ang tagpuan o panahon. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Kasiglahan. C, kasukdulan. D, kakalasan. At ang E ay wakas. Pangatlo, kaisipan. At pang-apat, suliranin o tunggalian. Pang-lima, paksang diwa. Ang ating sanggunian ay, ito ang mga link. Salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo sa ating aralin. Huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung may natutunan ka sa ating aralin. God bless. Ingat po tayong lahat.